Umaga po sa ating lahat. Happy Sunday. Kamusta po ang bawat isa? At nagkasama-sama na naman tayo sa Espiritu. At malalayo man ang ating mga distance, but naniniwala po tayo that the Lord is in our midst. Siya po ang purpose why we're here. At talaga palang possible ang fellowship ng Universal Church sa pamamagitan ng Holy Spirit at dahil sa ang bonding talaga natin ay ang ating Panginoon. So magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At tayo po'y magpapasimula at maganda po na makapakinig muna po tayo ng isang praise and worship. At tutulungan po tayo ng ilang kapatiran natin from CBC Lakeview. At bigyan po natin sila ng isang masaganang palakpak. Amen po. Kapatid, before we start the service, let us sing songs of praise to our God. Ngayon pong umaga ang awitin natin ay For All You've Done. So magpasalamat po tayo sa ating Diyos sa lahat ng ginawa niya. Even though we are on a crisis, this crisis is also a reason to give praise to our God. The greatness of our God. So sa susunod po nating awitin, let us sing How Great is Our God. Napakadakila po ng ating Diyos na kahit po sa kabila ng mga nararanasan nating takot, pangamba, we are assured that our God is great and He can do everything to us. Okay? Let's sing this. Thank you po. Thank you mga kapatid. Thank you, Dance. Thank you, Claire, Kikrom, and most especially sa nag-song lead sa atin sa umagang ito. Salamat, Brother Cusel. Kamusta kayong lahat dyan sa Ilaya? I hope na kayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon at kayo ay patuloy na masaya na hinaharap ang mga bagay na pinapahintulot ng Diyos sa ating kalagitnaan. Huwag na po tayong magulat, ito po ay God's will, ito po ay God's plan, itong lockdown, itong mga nangyayaring ito ay hindi po ito lingid sa Panginoon. God, he knew it, God knows it, in fact, He is the one who executes these things. So good morning, brothers and sisters. Bumabati po tayo sa mga members ng City Bible Church sa buong Pilipinas at sa ilang kapatiran natin na nasa ibang bansa. Nakakatuwa po ang feedback po ng mga kapatiran from other countries. Sila po ay talagang natutuwa sa pagkaing espiritual na natatanggap nila every single day. So salamat sa ating Panginoon. Kagabi po ay may nag-message po sa akin isang tao from India na he is listening. Isa po yan sa mga blessing po natin lately. So, pagpatuloy po natin ang ating pong Bible discussion. Palakasin muli natin ang ating kaluluwa at sana patuloy po tayong kumbaga sa baso, ma-refill ng ma-refill at mag-overflow ang mga salita ng Diyos at mag-mature talaga tayo at magamit tayo ng Panginoon sa kanyang purpose, sa kanyang gawain. Alam nyo, mga kapatid, kapag naririnig po ng ibang tao ang salitang end of the world, natatakot po sila. Meron po akong personal na kilala na yan po talaga yung kanyang fear kapag naririnig niya raw po ang end of the world. Itong fear niyang ito ay ito naman yung parang nagpo-push sa kanya to listen from the preaching and to rely
upon the Lord. So that is positive. Kapag meron tayong fear, maybe it indicates that you believe in the end of the world. At dahil nandyan si Lord, dinadala ka niya na maging dependent sa ating Panginoon. And I think that is really a wonderful combination na natatakot ka, and then andyan naman si Lord para yung takot mo ay maging parang godly sorrow. It brings repentance actually. Lately po, ay meron pong isang tao naman na nagbabash sa akin sa internet. At sinasabihan niya ako na nagpost siya na beware of those bullshit preachers who disseminate fear. Okay, ganun po yung sinasabi niya. Parang narinig niya yata yung aking preaching na God is going to kill and kill and kill more people hanggang ang mga tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. And so he is speaking many words against me, and ako po ay naawa sa kanya. So sabi ko sa kanya, bro, not all naman is like that. Sabi niya, tapos sabi niya, yes, but many of them. Tapos tinanong niya na ako, do you believe in hell? Sabi ko, yes, of course. So ikaw yung nagbibigay ng fear sa mga tao. Tapos may sumasagot na doon, you know, bullshit preachers, ganyan, ganyan. Hindi sila nakakatulong, nakakadagdag sila ng stress, etc., etc. So those things, mga kapatid, hindi rin lahat positive ang response sa ating pong preaching. Pero wala po tayong magagawa, this is our task. At in fact, sabi ko nga dun sa tao na pakibasa niyo po ang Genesis chapter 6, kung ano ang kondisyon ng preaching doon ni Noah. Naging malambot ba si Noah sa maraming taon ng kanyang preaching? Okay, so sabi niya wala tayo sa panahon ni Noah. Ganun. Tapos sabi ko, read Genesis chapter 19 about yung how God destroyed Sodom and Gomorrah. Tapos ang sabi niya na naman, wala tayo sa panahon ng Sodom at Gomorrah, something like that. So I can sense na he is a man na matatawag natin, he is lost, he is polluted or corrupted by sin. And I pity him, and sabi ko sa kanya, I can answer you, kapatid, point by point sa iyong mga sinasabi sa akin, but this is not the right venue. So nagpaalam na po ako. All I want you to understand, mga kapatid, ay talagang dapat sa panahon na ito, tayo po ay maging loaded spiritually. Para pong, sana po para tayong spare tire na may hangin, may laman. Dahil ito yung time na talagang napakaraming surprises. Parang marami ding mga twist. At minsan we are caught unaware. So sa araw na ito, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ministry ng Holy Spirit, ang kanyang pagbibigay sa atin ng enlightenment, at yung paggamit niya sa akin bilang mouthpiece ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Romans chapter 1 verses 11 to 17. Ang sabi po dito sa Bible. Okay, simulan ko po sa verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you. So nagpapasalamat si Paul sa mga taga Rome, because your faith is being reported all over the world. So ito palang mga Roman Christians na ito, they are spiritually loaded, they are good, the testimonies about their faith ay talagang disseminating all over the world. Verse 9, God whom I serve in my spirit in preaching the gospel of His Son is my witness how I constantly remember you in my prayers at all times. So, ang ganda po ng sinabi, we can minister through prayers. Ituloy natin, and I pray that now at last by God's will, the way may be open for me to come to you. Malaki po ang desire ni Paul na makabalik sa Rome. Verse 11, I long to see you. Yan na naman.
so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Verse 12, that is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Verse 13, I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times, talaga palang gusto niyang bumalik doon, to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Naging productive siya sa Gentiles at maging sa mga o sa mga Gentiles at maging doon sa Rome na kanyang planong balikan. Verse 14, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Ang word po na maganda rin yung obligated. I am obligated. Sa ibang translation, I am indebted. I am a debtor. Yun po ang tama. May pagkakautang siya. That's the right word. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Okay, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew and then to the Gentile. Verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the just or the righteous will live by faith. Alam kong itong passage na ito ay medyo may kahirapan na maintindihan, parang medyo abstract po ito at parang iniisip ko yung mga nakikinig sa atin ng mga baguhan pa lang, sana sa tulong ni Lord, ng Holy Spirit, ay maintindihan po natin to. Basta maging patient lang po tayo, pakinggan po natin, at I'm sure as I speak, ang Holy Spirit ang magbibigay ng inspiration, enlightenment, o spark within you para maintindihan niyo po ang kanyang mensahe. Ang tema ko po sa araw na ito, pinamagatan ko po na be loaded spiritually. Build your conviction. So sa araw na ito, mga kapatid, ako po ay nagtatangka na naman na kayo po ay ma-equip, kayo po ay ma-reload, kayo po ay ma-strengthen ang inyong conviction. Sapagkat ang kailangan po natin ay mga taong may conviction. Yun pong mga taong hindi tinutulak. Okay, hindi po yung mga taong laging sinasabihan kung ano ang gagawin. Kailangan natin ng mga taong conviction. Kasi kapag pinag-usapan po ang conviction, it is something internal. It is something that you develop along the way. Ito yung nanggagaling sa nakikita mo, nababasa mo, napapanood mo, mga endowment ni Lord sa iyo, doon na di-develop ang tinatawag na conviction. At ang mga taong convicted sa isang bagay, yun ang kanyang ginagawa. So sa araw nito, wala po akong ibang layunin, kundi kayo po ay makonvict o maging makadevelop tayo ng conviction sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Tayo ay motivated sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at hindi tayo titigil, kahit pinatitigil na tayo, hindi tayo titigil sa pagpipreach ng gospel because we are fully motivated, we are fully convicted, we are loaded spiritually, at ito ang ating gagawing ambag or contribution in these trying times. Nais ko lang pong ipakita ang konting background. In verse 11 to 12, ipinapakita po yung longing ni Pablo na makabalik sa Roma. That was his desire, to go back to Rome, to visit Rome, to visit the people in Rome, to visit particularly the Christians in Rome. Yan po ay makikita sa verse 11, I long to see you, sabi niya. Sa verse 12, that I planned many times, sabi niya. At may sabi pa nga niya na sana God's will, the way may be open for me to come to you again. So makikita po natin si Paul bilang pastor ay he desired to visit ang mga kapatiran sa Rome. Ngayon, ano naman ang kanyang purpose? Bakit naman si Pablo ay galing na doon and then he wanted to go back to Rome? Okay, ang purposes ni Paul, we can see the purposes of Paul in verse 11. Sabi niya, so that
so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. So Paul was clear. He has a great purpose in coming back to Rome and to visit the Christians who lived in Rome. So mga kapatid, the purpose of Paul was so clear. Sabi niya, I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Okay, in our time, we know that we are having pandemic. The fear is all over the place. People want to save their life, and that talagang mga tao ay masyadong concerned sa personal safety, alcohol, pagkain, etc. Kina-quarantine tayo. Tinutulungan tayo ng gobyerno na talagang makapag-ingat. At sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, ang ating response ay spiritual, preaching the gospel. At ang isa pang magandang response natin ay yung spiritual gift. At as I broadcast, I always motivate you to develop your gift, to develop your calling, because in this particular time, dito dapat maglabasan yung mga best of the best. Parang this is the best time that we need to bring out the gift that was given to us. If your gift is preaching or giving, if your gift is praying, if your gift is exhortation or in the area of Bible teaching or in encouraging our people, this is the best time to bring out those spiritual gifts that God gave us. So that was the mindset of Apostle Paul. He wanted to visit the Christians in Rome to impart what is spiritual gift, because according to this verse, spiritual gift will make you strong, sabi po ng Bible. So pwede nating sabihin, we can make a premature conclusion that you will never become a strong person unless you realize your spiritual gift. Okay, so kapag kasi wala kang, hindi mo alam ang yung spiritual gift, paano ka makaperform sa isang team? Example, sa basketball, kung hindi mo alam kung saan ka magaling, saan ka pepwesto? Sa forward, sa ilalim? Ano ang magiging tayo mo? So you have to know the spiritual gift that was given to you by God. I believe lahat po tayo ay meron. Lahat ng Christians ay merong spiritual gift, and the purpose of the spiritual gift is to make you strong. So I can say from the scripture, from the perspective of the scripture, na ang mga mahihinang Kristiyano in the context of the local church are those people or are those Christians na hindi nila alam ang kanilang spiritual gift. Kaya sa church, mas marami ang audience, mas marami ang nakatingin. They cannot participate sa games o sa laban because in the first place, they are unaware of their spiritual gift. But trust me, according to the scripture, lahat po tayo ay merong spiritual gift. So find it for you to become a strong Christian. Now, isa pa sa another purpose ni Apostle Paul ay makikita sa verse 13, that I might have a harvest among you. So makikita po, alam po natin that in Rome, there was already a church there. There was already a Christian church, and marami ng Christians doon. Pero Paul wanted to go back again to have another harvest. Ibig sabihin, yun pa rin ang kanyang nasa utak. Productivity, preaching the gospel, discipleship, visit churches, visit members, and siguro at yun pa, baka magkaroon pa siya ng harvest. Hindi siya contented dun sa previous harvest na meron siya. He wanted to have another set of harvest. So mga kapatid, sa panahon na ito na meron po tayong pandemic, we need to harvest more people. We need to share the gospel.
We need to invite people to listen to the Word of God. We need to share the gospel using internet para magkaroon tayo ng harvest. We always say that this is harvest time. At uulitin ko po, nakakahiya po sa Lord that during the harvest, wala po tayong harvest collectively. So guys, mga kapatiran sa buong Pilipinas, mga pastors sa Mindanao, pastors sa Luzon, pastors sa Visayas, kinakailangan na ma-mobilize nyo po ang inyong mga tao at kinakailangan maituro natin sila sa dapat nilang gagawin. Dahil hindi pwede po tayong, hindi natin pwedeng sabihin na lockdown, hindi pwedeng sabihin natin na may COVID, may pandemic, hindi po tayo dapat mapipigilan. Ito nga si Paul eh, hindi nga siya napigilan eh. Kagagaling niya lang doon, babalik na naman siya, paikot-ikot siya dahil gusto niya magkaroon ng harvest. So this is the context, mga kapatid. At gusto ko lang ipaliwanag din na gusto ko ring ipakita sa inyo ang isang nararamdaman ko dito kay Paul na sa kabila ng kanyang mga situations, syempre alam niyo naman, wala naman siyang bahay. Okay, wala naman siyang maraming pera, wala rin siyang sasakyan. Pero makikita po natin na siya po ay ginagawa niya ang kanyang calling, ang kanyang purposes, ang kanyang conviction. Kaya kung nasabi yung conviction, mga kapatid, tingnan niyo po yung verse, dito po sa verse 16. Tingnan niyo po ang nakasulat dito. Tama ba to? Sabi ito, I am not ashamed of the gospel, sabi niya. I am not ashamed of the gospel. Oh wait, basahin ko yung verse 14 muna. Ang unang-unang conviction na nakikita ko kay Apostle Paul, I am obligated both to Greeks and non-Greeks. Yung word na obligated, para sa akin yun po ay isang napakalalim na conviction. Sinulat niya po yun, he penned it, at ang sabi niya mapatid, I am obligated. Pag sinabing obligated, very personal. At makikita po natin na he felt so obligated. Yun po ay hindi niya sinasabing obligasyon natin to. Ako mismo, I feel, sabi niya, I am obligated. Yun pong word na yan ay very personal. At ako'y naniniwala na yan ay napakalalim na conviction ni Apostle Paul. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya bumalik sa Roma para magkaroon pa ng harvest. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niya bumalik sa Roma para ang mga tao ay mabigyan niya, makapag-impart siya ng mga spiritual gift para lumakas ang mga tao. Pangalawa, mga kapatid, yung word na I am not ashamed of the gospel. Yung word na ashamed, hindi siya nahihiya. Tingin ko ang pundasyon kung ito ay nasa conviction din. Conviction niya yon na hindi siya nahihiya. Conviction niya na obligasyon niya ang mag-preach ng gospel. Kaya sa araw na ito, gusto ko pong mag-focus sa sa bagay na ito. Na sana po tayo po'y maging loaded. Pero yung pagiging loaded natin ay mangyayari kung ikaw ay matatag ang iyong conviction. At ang conviction, kagaya ng sinabi ko kanina, ito po'y isang mahabang proseso. Okay, kapag ikaw ay palaging nakikinig ng Word of God, kagaya ng ginagawa natin ngayon, may mga sinasabi ako dito na nakaka-relate ka personally. Halimbawa, meron po akong 45 minutes na nag-preach ako. Meron doon isa o dalawang minuto na very much related to you, na doon ka sumasakay, na doon na-develop ang conviction na ibinigay din ng Diyos sa iyo na dapat mong develop along the way. So, brothers and sisters, kinakailangan makadevelop tayo ng conviction para hindi po tayo lagi tinutulak dahil ang taong convicted. Tingnan niyo po yung mga taong advocacy ay green earth o kaya mga pets o kaya ay mga halaman o kaya ay mga pagtulong sa mga nagugutom. Yung iba naman ang conviction ay whatever conviction, mga kapatid, or whatever advocacy. Yung mga taong yan, hindi mo yan tinutulak. Yan po ay gumagalaw sa domain ng kanyang conviction. At hindi mo yan mapipigilan. So today, mga kapatid, gusto ko po na ang ating mga members ay talagang magkaroon ng isang napakatibay na conviction. At magagawa po natin yan sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos.
alam nyo, kapag ang narinig mo laging preaching is about pagyaman, 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 o yung tinatawag na gospel of prosperity gospel, yan ang magiging conviction mo. Okay, so kung ang ituturo ko lagi sa inyo ay yung sinasabi ng Word of God, at kung ano yung ini-emphasize ng Bible, unti-unting doon na di-develop ang ating conviction. Kaya ang conviction ay very much related sa ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. So, mahalaga-mahalaga po ito. Ang question ko sa araw nito, mga kapatid, what are the foundations of his conviction that made him loaded spiritually? Ano yung pundasyon ng kanyang conviction? Tingnan nyo, mga kapatid. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang ilang mga bagay. Ito po ay 7 points. Number one, unang conviction, unang pundasyon ng kanyang conviction na ito, he knew that the gospel is the power of God. He knew. Iyan makikita sa verse 16, kapatid. He knew personally, he knew that the gospel is the power of God. Ano sabi ng Bible sa verse 16? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. So he knew that. So mga kapatid, tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na ang gospel is the power of God? Do you believe that? Okay. Baka naman narinig mo lang, pero hindi ka naniniwala. Baka naman naniniwala ka, pero mababaw. So mga kapatid, palalimin natin yon. Ang sabi po, the gospel is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. So ngayong pandemic, ano ang ilalapit mo sa tao? Alcohol? Sinasabi ba ng Bible na alcohol is the power of God? Okay? Mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag na tayo mag-alcohol. Pero kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, gusto kong isubo sa iyo at kainin mo to. The gospel is the power of God. Not the alcohol, not anything. Hindi luya. Hindi ko sinasabing masasama mga bagay ito because I am taking those. I'm drinking luya almost every hour. Pero pagdating sa tinatawag na kapangyarihan ng Diyos, it is the gospel. Alam niyo mga kapatid, ang dami-dami kong experience sa gospel. Ang dami kong mga kilala na mga tao na dating masama, bumuti, mga gang leader na bumuti, artista, dalawa asawa, bumuti, mga nasa jail, nakakulong, bumuti. Ang mga taong sabi nga, yung Shalom Singers, naalala ko, sabi niya, kung kailan kami nakulong, saka kami nakalaya. See the power of God. Ngayon, ang tanong, sino ang agency, ang kaisa-isang agency na inutusan ng Diyos to preach the gospel / the power of God? You and me. We are the only agency upon the face of the earth. Hindi po yung Rockefeller Foundation, hindi yung Bill Gates Foundation, hindi ang United Nations, hindi ang Republika ng Pilipinas, but every member of the Church of Jesus Christ. Sana sa araw na ito, maging loaded ka spiritually. Pero for you to do that, for you to attain na maging become loaded spiritually, you need to build your conviction. Una mong tatayuan ang iyong conviction, mga kapatid, na alam ni Paul, make the gospel as, you know, the power of God in your life. So dapat maglalayo sa gospel because ang sabi ng Bible, ang nature ng gospel is the power of God. So mga kapatid, yan ang unang-una. Number two, pangalawang conviction ni Apostle Paul na naging dahilan para maging loaded siya spiritually, he knew that the gospel brings salvation to everyone who believes. Grabe po yan. He knew. Nasa utak niya, nasa puso niya, nasa conviction niya, he knew that the gospel, only the gospel brings salvation to everyone who believes. Imagine that. So if you want salvation, sino man nakikinig sa akin sa umagang ito, if you want salvation, you need the gospel. And what is the gospel? Ang kamatayan ni Kristo para sa iyo. Ang kanyang pagkalibing dahil sa ating mga kasalanan at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Imagine, namatay, nabuhay. Wow, that's awesome. That's cool.
Hindi po pwede, hindi po yan ang yari, ang balitang yan sa lahat, nilalahat ko na po, sa lahat ng mga religions na maliban sa pananampalataya ng Christianity. Buddhism, namatay ang leader nila, hindi na buhay. Si Jose Rizal, namatay, hindi na nabuhay. Yung mga tinatawag nilang gods, pero sa atin lang, sa Christianity lang natin makikita itong napaka-solid na tinuturo. In fact, buhay na buhay ang Panginoong Jesus. Ngayon, buhay na buhay siya. Kasama natin siya, kaibigan natin siya, Panginoon natin siya, healer natin siya, doktor natin siya. He rules the world, He governs the world. Nothing to worry about. So mga kapatid, are you convicted with this? Sabi ang akin pong pangalawang puntos na pinakapundasyon ng kanyang conviction that made him a person who is loaded, he knew that the gospel brings salvation to everyone who believes. So anong ibinibigay ng gospel? Salvation. Ano ang pinakamahalaga sa tao? Salvation. Mahalaga ba ang pera? Hanggang lupa. Mahalaga ba na tayo makaiwas sa COVID? Mahalaga din po. Pero the most important thing is your salvation. So the purpose of the gospel is not to save you from the COVID-19. The purpose of the gospel is not to save you from poverty. The purpose of the very God, the purpose of the gospel is to save you from the power of sin and from the penalty of sin. Ang kasalanan kasi powerful yan. Napaka-powerful ng kasalanan. At maraming tao ang nangangailangan ng kapangyarihan ng gospel para magkaroon siya ng deliverance from the power of sin. Now, sin is not just powerful. There is penalty. Every sinner will go to hell. That's why we need the Lord Jesus Christ, your Savior, your Redeemer. Siya po yung Savior mo sa yung magiging substitute. So, do you believe this? Conviction nyo ba ito, mga kapatid, that kagaya ni Paul, he knew that the gospel, only the gospel can bring salvation to everyone who believes. Eh, kaya minsan hindi tayo nagsishare, nagiging second option lang natin ang gospel. But if you are, you know, if you are convicted that only the gospel can bring salvation, tapos talagang sa iyong mga pag-share ng gospel, sisikapin mo ang tao ay sa tulong ng Holy Spirit na manampalataya. Ipasok mo, igiit mo ang gospel because the gospel is the only one, is the only thing para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. So as you preach the gospel, as I share the gospel right now, you pray that the people who listen to me ay talagang magkaroon ng realization at dumating yung panahon na siya manampalataya. Because the gospel brings salvation to everyone. Okay, mga kapatid, who will believe the gospel. Number three, ang pangatlong conviction niya, he knew that the effect of the gospel is global. Ganda po nun, ha? Tingnan niyo po yung verse 6, sa verse 16, ang sabi ng verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentiles. So makikita po natin na talagang yung gospel na pinipreach natin sa church natin is relevant to all people. That's why as I preach right now, we send the gospel, the message of the gospel across the globe. Across the globe. Because I believe, mga kapatid, na ang atin pong gospel is effective globally. Alam nyo, kung titignan nyo po ang preaching of the gospel or the ministry of the church or the ministry of the pastor, kung titignan nyo po ito sa perspective ng business, ito lang po yung business na hindi malulugi. Bakit? Dahil ang sabi dito, ito ay salvation. Ito'y kailangan ng lahat. Ito ay kailangan ng Jews, kailangan ng Gentiles. Global. Lahat ng tao ay may kaluluwa. Lahat ng tao ay may in need of God. Innate kaya sa tao ang pagtingin sa isang supreme being
Kaya lang, minsan nauunahan ng ibang religion. Kaya yung kanilang innate need to know God, to look for a supreme being, nabibigyan ng ibang paliwanag. That's why kinakailangan tayo makipag-unahan globally. We need to preach the gospel globally. We need to preach the gospel because ito po ay talagang embed, naka-embed sa gospel na ito po ay global. Ito po ay may effect sa lahat ng tao, mga kapatid. Verse 17, ang isa pang malalim niyang conviction, he knew that the gospel reveals the righteousness of God. Wow! So kaya kung talagang ang gospel ay nanganganak ng righteousness of God, kung naniniwala tayo na yung gospel ay nagre-reveal o nanganganak o nagpo-produce o talagang inilalabas niya yung righteousness, so we need to preach the gospel. Eh mahalaga po ang righteousness, mga kapatid. Diyan tayo maliligtas eh. Yung righteousness na yan, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo, maraming tao ngayon ang nagsasabi, I'm good, okay? Ako'y mabuti, ako'y tumutulong sa mahirap, ako'y nagbibigay ng alcohol, ako'y nagbibigay ng mga pagkain sa mga mahihirap. Pero mga kapatid, hindi po yan makakapagligtas, honestly. Kagabi ay naririnig ko po si Sir, I forgot his name, ang apelido niya ay Marcos. Sinasabi niya na tumutulong talaga siya sa mga mahihirap para pagdating sa langit, meron man lang siyang maupuan. Kasi ang kanyang perspective, ang pagtulong sa tao, ang paraan para siya ay maligtas. Pero mga kapatid, honestly, sa Biblia, biblically speaking, ang tao hindi maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kinakailangang tanggapin ng tao yung righteousness na galing sa gospel. At sa gospel lang nanggagaling ang righteousness na yun. Ang righteousness na yon ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin. Lahat ng ginawa natin ay irrelevant. Lahat ng ginawa natin pagtulong sa tao is immaterial. Dahil ang kaligtasan natin ay nanggagaling lang dun sa righteousness na ni-reveal ng gospel. And that is the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, remember, si Kristo po ang centrality ng gospel. Ang kanyang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pagkalibing ni Kristo, at ang kanyang pagkabuhay na maguli ni Kristo. So Jesus Christ is the center of the gospel. The gospel is not about money. The gospel is not about you. The gospel is not about healing. The gospel is about the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. Yun po yung embodiment ng gospel. Huwag po natin kalimutan yun. Hindi po tayo lalapit sa Diyos para yumaman. Hindi tayo lalapit sa Diyos para tayo ay magkaroon ng healing. Mga secondary lang po yan. Ang pinaka-purpose talaga ng ating paglapit is to see the person of the gospel, and that is the Lord Jesus Christ. He is the righteousness of God. That good news came from the gospel. So mga kapatiran sa ating Panginoon, sana po ay naiintindihan niyo po itong mga matitinding enlightenment na to or matitinding conviction na ito ni Apostle Paul. Kaya itinuturo ko to mga kapatid kasi gusto ko po talagang ma-maximize ang ating mga churches, leaders and pastors, deacons and elders, worship leaders, quad leaders, mga coordinators natin sa buong Pilipinas. Guys, pakinggan niyo po ang tinuturo kong ito. Sana po talagang tayo po ay talagang maging convicted. Kasi ang taong convicted, talagang iba po yan. Yan po ay passionate, hindi po yan inuutusan, hindi po yan tinutulak, hindi po yan laging pina-follow up, hindi na po yan, may kusa na po yan kasi nga motivated, kasi nga convicted, hindi siya mapapalagay unless nagagawin niya ang kanyang nararamdaman. Ngayon, mga kapatid, malalim ba sa atin yung point number one? Paul knew that the gospel is the power of God. Naniniwala ka ba ron? Period. That the gospel is the power of God. Now, if the gospel is the power of God, if the power of God is in your hand, mga kapatid, isi-share mo na lang yan. Okay,
Another conviction, he knew that the gospel brings salvation. So if your business is salvation, my business is the salvation of the people. Therefore, I will preach the gospel. Number three, another conviction, he knew that the effect of the gospel is global. So hindi talaga tayo, tama po yung ating message. Tama talaga yung ating nabubuong mensahe ng City Bible Church. Take the city, take the nation, and beyond. Diba yan ang ating theme, yan ang ating pinakaruta, yan ang ating release, yan ang ating vision. Taking the city, taking the nation, and beyond. Because naniniwala tayo, kumbaga sa produkto, ang produkto natin global. Dahil ang gospel na ating produkto ay mayroong global effect. Kailangan to ng Hudyo, kailangan ng Hintil, kailangan ng Pilipino, kailangan ng Amerikano. Everyone in this world. So we need to capitalize sa ating pong produkto, and that is the gospel of Jesus Christ. Next, number five, he knew that the righteousness from the gospel can be availed only by faith. This is another revelation from the Bible, another revelation from the scripture. So nakita natin mahalaga ang gospel. Ang gospel po ay nanganganak ng righteousness, pero yung righteousness na yun ay matatanggap mo only by faith. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pastor, ang daming dapat ipaliwanag para ito'y maging loud and clear sa kanyang mga members. Kaya naniniwala po ako, ang supreme, ang pinaka-priority ng pastor ay preaching of the gospel. Yan po talaga. Kung kayo po ay pastor, focus on the preaching. Huwag po kayo mag-focus sa TikTok. Mag-focus po kayo sa preaching, because I tell you, preaching means teaching. Preaching means equipping. Preaching means proclaiming, admonishing. That is your duty. Kaya nga naniniwala po ako na ang pastor ay talagang dapat naka-focus talaga siya sa kanyang trabaho. Maraming pastors ngayon, medyo ligaw na rin ang iba. Pumapasok sa politika. Anong, baka hindi yun pastor. So mga kapatiran, I don't want to make comments on that more. Pero nagbibigay lang ako ng mga side comments, hoping that you guys will understand. Kasi kinakailangan tayo po ay makakuha ng mga taong focus, mga taong talagang matatawag nating single-minded, passionate. Especially sa panahon na ito na tinatawag nating the signs of the second coming ay talaga po namang so loud and so obvious in our time. So brothers and sisters, kung kayo po ay talagang motivated dito sa pinag-aaralan natin ito, napakaganda po. So ulitin ko po mga kapatid, gospel nanganganak ng righteousness, but righteousness can be available through faith. So faith pa. So mga kapatid, mahalaga pala. So lalapit ka na rin sa Panginoon, sa righteousness, which is Jesus Christ, by faith. Faith is what? Faith is believing. Faith is submission. Faith is confessing your sin. Faith is being in Christ. Faith is following His words. Faith is submission. Faith is surrender. Faith is obeying God. Faith is renunciation of our sins. Yun po ang kailangan natin. Yun ang kailangan ni Jesus Christ sa atin. Hindi niya kailangan ng pera mo. Ang kailangan niya ikaw. Ikaw at ikaw. Lumapit ka kay Kristo at magpakumbaba ka dun sa righteousness na yon na nanggagaling lang sa gospel. Ngayon mga kapatid, paano natin yung magagawa sa mga tao without preaching the gospel? Paano nila maiintindihan? Example ngayon, may mga nakikinig sa atin na maraming mga tao ngayon nationally at maging sa ibang bansa. Now, you are listening to me right now. Without the preaching of the gospel, paano natin ito maintindihan? So, mahalaga po yung preaching. Mahalagang mahalaga para maintindihan ng mga tao itong mga sequence na ito na kailangan pala ng faith para ma-acquire mo yung righteousness, at yung righteousness dapat nanggagaling sa gospel of Jesus Christ. Yan po yung pagkakasunod-sunod. So, maiintindihan ba ito ng mga tao without a preacher? So, we need preachers. We need to preach day and night para ma-clarify ito mga kapatid.
Another thing, another conviction. He knew that this righteousness from the gospel can be operated from the domain of faith, from first to last. So mga kapatid, ito palang righteousness na to ay hindi mo lamang dapat i-avail sa pamagitan ng pananampalataya tapos na ngayon. No, from faith to faith, from first to last. Ibig sabihin, lagi kang lalapit kay Lord. Continuously, you will never stop having faith in Jesus. From faith to faith, from first to last. May mga iba kasing tao, sisimba ng isang beses, mawawala na. Nasaan ang faith doon? Nasaan yung tinatawag na from first to last? Ibig sabihin, hanggang wakas, magpapatuloy ka. Hanggang wakas, maglilingkod ka sa Panginoon. May COVID o wala. Ngayon mga kapatid, marami namang umiinit kay Jesus Christ dahil nga may COVID. Ang natatakot ako pag nawala na ang COVID. Pero mga kapatid, sana po walang reservation ang ating pong paglilingkod kay Lord. Dahil naiintindihan natin, convicted tayo na ang pananampalataya kay Jesus na ating righteousness is from first to last. Hanggat may buhay. In fact, mga kapatid, magugulat ka, ang faith ay hanggang eternity. Diba? Tatlo nga daw ang pinakadakilang bagay. Hope, faith, and love. But the greatest is love. But I tell you, and mind this, faith is included doon sa tatlong mahahalaga sa harapan ng Diyos. So brothers and sisters, kamusta po kayo? Convicted ba kayo? Baka naman kaya patigil-tigil ka sa paglilingkod kay Lord kasi hindi ka naman talaga convicted. Naririnig mo lang pero hindi ka convicted. Iba po yung naririnig at convicted. Ang conviction ay malalim. Ito yung na-develop mo through the years. Naniniwala ka sa puso, sa isip mo. Tingnan niyo po yung ibang tao dyan na ang kailang conviction ay green earth. Wala nang ginawa kundi magtanim ng mga puno. Galit sila sa mga namumutol ng kahoy. Because that is their conviction. Yun ang kailang advocacy. Yun ang kailang hobby. Yun ang nabuo nilang pananampalataya. So brothers and sisters, the last but not the least, he knew that the righteous man should live only by faith. Another conviction. Kaya mga kapatid, anong bumubuhay sa iyo ngayon? Alcohol? Anong bumubuhay sa iyo ngayon? Quarantine? Hindi po dapat. Ang bumubuhay sa isang matuwid ay pananampalataya. Pananampalataya. Mga kapatid, gagaling ako, pananampalataya. Kasama ko ang Diyos, pananampalataya. Mabubuhay ako, pananampalataya. May extend ng quarantine, the Lord will provide. Ang mga pamilya ko, the Lord will protect everyone. Ang church namin magpapatuloy. Mga kapatid, that's faith, mga kapatid. You confess your faith in the Lord Jesus Christ. Huwag yung puro takot. Parang binobomba mo ang isip mo ng takot. Kapatid, huwag kang padaya. Mismong sa iyong sarili. Labanan mo yan. You reverse it. You speak the words of God. Huwag yung laging takot ang namamayani. Yun ang pinaka-corona natin. No. We need to reverse our words. We need to speak the promises of Jesus. Yun po ang kailangan natin. So mga kapatiran, ito lang po yung pito ng mga malalalim na conviction ni Apostle Paul. Tanong, conviction nyo ba ito? Kapag itong pito na to ay naging conviction natin, I tell you, totoo na po yung ikaw ay loaded spiritually. At I'm sure magkakaroon ka ng malaking pagbago. Let me give you my proposition. Number one, listen well. Build your character. Lagi kang makinig. Ako nag-o-offer ng isang libreng serbisyo na gabi-gabi hanggat buhay, hanggat binibigyan ako ng Lord ng opportunity, I'll serve the body of Jesus Christ through preaching. So listen well. Gawin nyo na po yan. Build your character. Build your character on that, mga kapatid. Na makikinig ako. Dahil ang sabi ng Biblia, nasa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya. Number two, study well. If you want to preach, okay, if you want to share the gospel, start to choose good materials. Ngayong COVID, magbasa. Nako, alam nyo mga kapatid, magbasa po kayo. Mag-aral, magbasa, mag-aral, makinig. Hirap kasi pag hindi tayo, sabi nyo dati, wala tayong time. Now we have the time.
O baka naman talagang medyo lazy po tayo. Kinakailangan tayong bumising. We need to grab this opportunity. So start to choose materials na pwede mong basahin. Sana habang may lockdown, maka isang libro ka, nakatapos ka. O kaya dalawa. O kaya two chapters every day. Kasi mga kapatid, hindi lang dapat natin pinapakain ang ating tiyan. We have to feed our mind. Para naman hindi mo pinaperpetuate yung dati mong understanding. You need to grow, you need to elevate. Mga kapatid, at kapag lagi ka nagbabasa, nag-memorize ka, nako, maiiwasan ng maraming sakit. The last but not the least. If you are convicted right now to preach the gospel within your powers, magagawa mo, create an audience. Maghanap ka ng mga pwedeng makinig sa iyo. Especially mga tao na, no, mga taong walang pagkakilala pa sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, meron po akong suggestion. Doon sa mga tao may-ari ng kumpanya o may isang alimbawa, take for example si Kuya Dennis, Brother Dennis. 'Di ba? Nasa isa kang company, tapos ang alam ko ikaw yung vice president diyan, Brother Dennis. Ikaw yung parang nagsusupervise sa yung mga tao. Dahil yung mga tao na yan ay walang pasok ngayon at yan mga tao yung naniniwala sa iyo. Gumawa ka ng Bible study sa kanila kahit twice a week. Susunod yan sa iyo dahil nasa bahay lang sila. Lockdown sila eh. Mag-handle ka ng Bible study kung ang yung mga tauhan doon sa iyong company ay 7 o 15 o 20 o ipag-chat mo sila. Sabi mo, since wala tayong pasok, makikinig yan sa iyo kasi pag hindi yan nakinig sa iyo, hindi na sila ano, huwag mo na silang tanggapin bilang employees ng company mo. And so this is just an example, mga kapatid. Itong sila Sister Irene, di ba, meron kayong company, yung realty, meron din kayong mga agents na sino nga ba yung kasama mo dyan na nakakataas sa'yo. I think si Sister Melody. Pwede niya rin gawin yun, kapatid. So, sa lahat na nakikinig sa akin, I'm just citing this story or this kwento. Baka magkaroon kayo ng idea na pwede nga yun na. Dahil ikaw ay bossing, nakikinig sila sa iyo, naka-lockdown naman, makiusap ka, pwede ko ba kayo makausap? Pwede ba tayong mag-FB ano, chat or video call sa alas 3 ng hapon, Martes? Meron na ako si share sa inyo. Hanggang nandyan ka pa sa taas, hanggang may influence ka pa, give the best thing that you can give. And that is the gospel of Jesus Christ. Alam nyo, kayang-kaya nyo yan, mga kapatid. Kung kayo naman ay may mga kamag-anak na mga unbelievers, isang pamilya sa probinsya na alam mong may paniwala sa'yo, naniniwala sa'yo, pwede mo rin gawin po, kapatid. Please, mga kapatid, gawin po natin to. Ang problema lang natin, if you are not convicted, talagang hindi mo magagawa. But if you are convicted that the gospel is the power of God, that the gospel brings salvation to those who will believe. Pagkaya ng pinaniwalaan mo, I'm sure may maganda mangyayari. So salamat po mga kapatiran. Salamat sa Diyos na binigyan naman niya ako ng lakas para makapag-share sa inyo. Salamat po ng maraming. Thank you po. Isang masaganang tanghalian po ang ating pong tinanggap ngayon mula sa scripture. Salamat po sa inyong pakikinig. Magpipray lang po ako sandali para magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin na kapag-share na naman ako ng inyong gospel. Salamat po that you gave me that great and wonderful opportunity to preach the gospel. Panginoon, sana po, by your grace and mercy, you na-equip niyo po ang mga kapatiran at ang mga unbelievers naman, o mga taong wala pang pagkakilala sa inyo, o Diyos, Holy Spirit, Panginoong Yesus, ay nagkaroon ng enlightenment, realization. At sa preaching nito, Panginoon, may your name be glorified. Salamat po sa tanghaling ito. Salamat po. At ibinabalik ko po sa inyong lahat ng kapurihan at kapasalamatan. Salamat po sa isang napakabanal na gawain. Thank you for today, Panginoon. May you bless everyone. Mga kapatiran, may God bless you. May the Lord honor you. And may the Lord's power be upon you. This is, Lord, our collective prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ. And all of us should say, Amen and Amen. Salamat po sa inyo, mga kapatiran. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa opportunity. Have a great day. God bless.